totoo nga talagang tinanong ko rin siya kung saan niya nakuha yung balita na yun. Tapos sabi niya sa ano dun sa kuha. Nag ano na raw kasi yung kapatid ni Mahal na si Irene. Nag-post na si Mahal binawian ng buhay. Ganun. So nung nakumpirma mo na totoo nga yung balita, ano yung pumasok sa isip mo? Nabigla rin ako kasi hindi ko rin maisip na ganun mangyayari sa kanya. Lakas-lakas nung pumunta dito. Ayun. Hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan yun. Bigla eh. Hindi ko alam kung anong pakiramdam, di ba? Ang saya-saya namin dito nun. Nung nandito kayo, nandito si Mahal, na may napansin ka ba sa kanya kakaiba na parang namamaalam? Parang ganun nga yung ano niya sa akin. Kasi nung paalis na sila nung umaga nun eh. Kasi dito rin sila, natulog na sila ng gabi sa akin. Isang gabi. Tapos nung kinaumagahan, yung binigyan niya ng mga grocery. Tapos sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, ano, mura, kahit ano, pasensya mo na itong kuting tulong ko. Pero kahit matanda na ako, sabi nga niya kahit wala na ako, tulungan pa rin kita. Parang kakaiba, di ba? Parang parang yung namamaalam ka sa akin na ganun. Dinaan na lang namin sa biro-biro yun. Sabi ko, ba't naman mo? Ano man naman yun? So, sabi pa nga niya, baka bahain ka rito. Parang kakabaha dito. Sabi ko, yun ang naalala kong sinabi niya sa akin. Parang yung kahit nawala na siya, tapos parang may darating pa daw sa akin tulong na gano'n. Hindi ko na pasok sa ano ko, loob ko na, yun na pala yung huli namin. Huli namin magkikita. Pero nasabi mo naman sa kanya yung kung gaan mo siya mahal. Oo naman. Yung last na pagkita niya. Magkaibigan talaga kami noon eh. Kumbaga kami yung pinagtagpo ng ano, ng panahon na ano, para magka-tandem kami sa TV. Tapos kaming dalawa lang nalitira na ano, maliit na ano, artista. May plano sana si Mahal sa'yo? Oo, kasi binigyan nila ako ng pambiling dalawang BX. Binigyan ako ng 8,000, tapos binigyan pa niya ako ng 5,000, tapos yung mga grocery pa. Tapos sabi nga niya, hindi lang yan, matatamo mo kapag nakasali ka sa ano namin, sa vlog namin sa Maynila. Tapos sabi nga niya sa akin, susunduin daw niya ako ngayon September. Magbo-vlog sana kayo? Wala na. Magbo-vlog sana kayo? Sa Maynila sana. May mga project na sana kayo? Meron. Meron nga sana kami gagawin ng pelikula eh. Hindi ko pa talaga siya nakasama sa pelikula, sa mga ano lang, mga gag show lang sa TV. Nakasama ko siya. Pero sa pelikula, never ko pa talaga siya nakasama. Ano gusto sabihin mo sa kanya? Mahal. Sana masaya ka sa iyong paroroonan. Nagpapasalamat ako sa iyo. Pinuntahan mo ako dito. Binigyan mo ako ng tulong. At sa mga kamag-anak niya na ikiramay ako, gusto rin gumamunta dyan. Pero paano? Nahirap ngayon eh. Kasi sanap po kayo. Patay.
namatay na rin yung tatay niya. Yung ate niya na lang siguro yung mga kapatid ng lalaki. Yun lang. Kiramay po ako sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung hindi ako makakapunta. Kuya, gaano pa buti kaibigan si Mahal? Masaya kaibigan si Mahal kasi minsan nag-aaway kami niya, pero hindi naman yung serious na away. Ano lang, arutan minsan, hindi pinagkakaintindi kami minsan sa pagkain. Nung nag-ano kami sa Maguindanao dati, nag-campaign kami roon. So, nag-aaway kami sa pagkain, kung anong orderin na pagkain. Sa gusto niya kasi sa McDo, ako naman gusto ko sa Jollibee, kasi yung spaghetti, di ba? Gusto ko sa Jollibee yung spaghetti kasi saka yung hamburger. Ngayon, itutuloy mo ba yung plano niya sa'yo? Yung pag-vlogger? Uh-huh. Hindi ko pa alam sa ngayon. Kasi... Ano gusto sabihin mo? Unang-una, nagpapagaling pa yung paa ko. Nagpapaterapi pa ako. Uh-huh. Ano gusto sabihin mo kay Nix? Yung tandem ni Mahal? Ni Migs. Napakabait din niya ni Migs. Silang dalawa ni Malagbigay sa akin ang pambili ng baboy. Sabi pa nga ni Mahal, pangalan ang